So mabuti nga may consultation tayo, may discussions para matimbang kung tama ba at wala bang nagko-compromise mga kababayan na batas at security ng ating bansa ay hindi mag-compromise. Sabi dito mga kababayan sa balita sa Philippine Daily Inquirer, yan po, sino niya yan, Mr. Maravillas? Di ba si Inday yan? Si Inday. Ano niya, Mr. Maravillas, yung kwento sa Inquirer? Sabi dito, Vice President Sara Duterte has opposed a U.S. request to bring in 50,000 Afghans fleeing their Taliban-led country to the Philippines prior to their relocation to the United States, citing possible security threats in violations of the country's sovereignty. Sumobra yata mga kababayan, naging violation na ng sovereignty ng ating bansa. So ang ibig sabihin mga kababayan ni Inday, yung ginawa ng kanyang tatay na si Maudigs in 2021, na violations ng ano ng country's sovereignty. Kasi in 2021 mga kababayan, ginawa na nila ito yung pangulo si Maudigs. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bayan. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng ating bayan. Ayos! Unang-una mga kababayan, before tayo maging hysterical dito, kasi ang daming nakikisakay na. Si Super Ate po ay nagpapa-imbestiga na dito. Di ba? Nagsagawa na po ng committee investigation yung panel niya sa Senado. Kasi siya, mga kababayan, siya yung chairman ng Committee on Foreign Relations. And in fact, siya yung unang nag-raise ng concern. Tama naman yung ginagawa ni Super Ate para makasiguro po tayo. Kaya kinukonsulta niya yung mga security officials. At saka gusto niya sigurong hingan ng paliwanag muna yung mga concerned authorities natin kung ano yung legal basis nito. At siguro gusto niyang pasagutin din, siyempre, yung U.S. Embassy. Bakit hindi sa kanila idiretso yung mga Afghan refugees? Bakit kailangan pa nilang padaanin dito sa ating bansa? Di ba? So valid naman yung mga questions mga kababayan, mga apprehensions ni Super Ate Amy Marcos. Pero yung ating gobyerno po, wala pa naman pong desisyon. Nasa consultation na process pa nga po mga kababayan. Ang request naman po, pwedeng i-honor natin o pwedeng i-deny. Di ba? Request lang naman po ito. Kung siguro lulusot yung request. gusto tayong yung kumarga ng obligasyon ng Amerika. Pero mga kababayan, alam ba ninyo na during the administration ni Maudigs, tatay ni Inday Sara na kontra, ginawa na nila ito. Pero wala tayong narinig na alingas-ngas po. Mamaya, ibigay ko po sa inyo yung balitang yan. Yung history ng balita. Pero meantime, ito muna yung sabi rito ni Inday. Duterte, who is also the Education Secretary, stated her position in an April 20 letter to the Anti-Terrorism Council. Education Undersecretary Michael Wesley Pua told senators on Friday at the opening of an inquiry into the controversial plan. So matagal na pala to. Ngayon lang na-publish mga kababayan ng Philippine Daily Inquirer.
Dahil nga po, naging hysterical na yung ilang. You see, nung panahon ni Maudix, wala mang ganyang controversy po. So sabi rito, the U.S. request was disclosed last week by Senator Amy Marcos, chair of the Senate Committee on Foreign Relations, so filed a resolution calling for the inquiry. So, for kwan lang po ito, for purposes of inquiry, para makapag-decide po tayo yung ating administrasyon ng tama. Yun ang purpose nito po. Sabi rito, Duterte had raised vehement objection. Si Inday po ang ibig sabihin dito. In opposition to the proposal in its entirety, he said she was concerned about the possibility daw that students would be caught in a crossfire should local terrorists daw supporting the Taliban launch attacks against the Afghans brought into the country. We feel that this might have the risk of further exacerbating an already unstable situation as regards the local terrorist groups in some areas in the country, sabi po ni POA. So aside from the security threats now, POA said the Vice President cited sovereignty issues in allowing the United States to vet Afghans who would be flying in from Kabul to the Philippines po. Sabi po niya, he said, the Philippines had the right to determine who could enter the country and who could stay, whether temporarily or permanently. In the proposal, it seems that the vetting process will be done by the United States, anya. Therefore, this is an interference into our exclusive determination as to who can enter our country. Ayan po mga kababayan ang balita tungkol sa posisyon ni Inday. Ngayon, for the information of the public, para hindi ma-mislead yung karamihan na parang lumalabas yung Palacio Malacanang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nakapag-desisyon na. Wala pa pong desisyon. Sabi rito, DFA, no deal yet on Afghan refugees. Pinag-uusapan nga po. Ang purpose ng discussion po nito, para mapag-aralang mabuti, hindi malagay sa peligro o alanganin ang security ng ating bansa. O ngayon ang tanong natin, nang gawin ito ng previous administration ni Maudix na inalaw po yung mga Afghan refugees na pumasok sa ating bansa, may ganito bang controversy? Di ba wala? May narinig kayo? Busy-busy, 2021, busy-busy tayo sa pandemonyo. Wala tayong kwento. Pumasok na pala rito. Pinapasok ni Maudix yung mga Afghan refugees. Talaga po, may discrimination po ang pagtrato. So sabi rito, DFA has confirmed ongoing discussions with the United States on the latter's request for the Philippines to temporarily take in refugees from Afghanistan, but stress, no deal has been struck. Wala pa. Wala pang desisyon. Wala pang napagkasunduan. The DFA confirms that the Philippines is in discussions with the United States regarding Afghan nationals in the last stages of their U.S. Special Immigration Visa anya application. Sabi po ito ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza sa interview ng mga reporters. She explained that while the proposed arrangement is humanitarian anya in nature, it would not involve permanent admission or hosting of Afghan refugees. The Philippines has not entered or not finalized any agreement with the United States on the matter. Consultations with relevant Philippine government agencies are ongoing, anya. So mabuti nga may consultation tayo, may discussions para matimbang kung tama ba at wala bang nakukompromise mga kababayan na batas at security
ng ating bansa ay hindi mag-compromise. Yun ang purpose po tawag dito, discussion ng isyung ito, mga kababayan. Ayun, naging controversial tuloy. Naging malaking issue na ngayon. Pero, for your information, during the time of Mount Diggs, wala tayong kaalam-alam. May mga Afghan refugees pala na inalaw ni Mount Diggs na ma-process dito. Sabi ko sa inyo, at wala tayong narinig kay Inday na nagalit siya, mga kababayan, tumayo para kontrahin yung policy na pinanindigan ng kanyang tatay. You see? Ito, basahin ko po sa inyo. Balita from the Philippine News Agency, government news agency siya. Sabi rito, September 22, 2021, yung release ng balita. Duterte says Philippine willing to aid Afghan Rohingya refugees. Hindi lang Afghan refugees, mga kababayan, pati yung mga Rohingya refugees from Burma, kasi magulo doon. Gustong tulungan ni Mau Diggs. You see? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kinausap ni Baygon. Pero si Baygon, hindi. Abang nakipag-usap, gustong hingin yung permission ng ating Pangulo, wala pa man desisyon si President Bongbong Marcos. At mabuting pinag-uusapan po, kinoconsult yung mga security officials. Diba? What about nung panahon ni Mau Diggs? Wala tayong narinig. Ito po yung balita. Ito yung mga tinulungan, mga kababayan, ng mga refugees. Ayan ha. Sabi rito, President Duterte vowed Wednesday that the Philippines is willing to extend assistance to Afghan and Rohingya refugees. While the Philippines has limited resources, anya, it will do its best to uplift human dignity, Duterte said in a pre-recorded speech delivered during the 76th session of the United Nations General Assembly. Nagpabida siya po doon, mga kababayan. Willingan niya kami kahit medyo mahirap kami. Limitado yung resources namin. Willing kaming tumulong. Kita na ninyo. The imposition of one's will over another, no matter how noble the intent, has never worked in the past and it never will in the future, sabi po ni Mau Diggs. Duterte said, the Philippines' doors are open to Afghan nationals. You see, fleeing Afghanistan to escape the Taliban's rule. The Philippines, in line with its long-standing humanitarian tradition, has opened its doors to Afghan nationals, especially women and children, fleeing from conflict. As one global community, we must do our utmost to help the Afghan people in all those who continue to suffer. Sabi po ni Mau Diggs, pero ngayon nagsalita siya doon sa SMNI, kontra siya. Ano nangyari? Yung dati, ikaw pa yung nagsabi na open yung Pilipinas. Ngayon, hindi niya po pwede. So sabi rito, mga kababayan, on September 8, Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. confirmed that the Philippines has welcomed the first Afghan refugees to the Philippines, which include women and children. May narinig kayo kay Inday? May narinig kayo galing sa bibig nila mismo na criticism? This time, parang natubigang palaka. Dumaldal nang dumaldal sila. Wala pa mang desisyon po si President Bongbong Marcos. Parang dumisisyon na po without consulting the proper agencies. Buti nga ngayon, may consultation. Noon, may narinig tayong consultation. May narinig tayong Senate inquiry tulad ng ginagawa ngayon ni Super Ate. Buti't yung ating Super Ate talagang
mabilis, mga kababayan, mag-aksyon before na maingat sila, kasi baka ito pa yung gawing issue, mga kababayan, against the president. Kaya, mga kababayan, siyempre, action agad si Super Ate. Siya na mismo yung nanguna. Kasi, trabaho din naman pati niya as chairman na Committee on Foreign Affairs ng Senado. Bilang isang senador, ito ay kanyang trabaho siguruhin na maayos ang pagdidil natin sa ganitong mga critical na issue, mga kababayan ng lipunan. Especially, valid naman po yung mga questions on security, national security, with the, request ng America na patuloyin natin muna dito sa ating bansa. Sabi nga natin sa previous video natin, tama si Super Ate, bakit hindi na lang idiretso sa kanila? Anyway, sila naman yung punot dulo ng problema dyan sa Afghanistan. What? Di ba? So ginawa na natin during the time of Maudigs na walang nakakaalam sa atin kasi busy tayo sa pandemonium. Duterte said, the Philippines would also continue to host Rohingya refugees fleeing war and persecution in Myanmar. O, kita ninyo? Hindi lang Afghan refugees, pati mga Rohingya refugees galing sa Burma or Myanmar. He said he has already directed the Department of Justice to work closely with the UN High Commissioner on Refugees to prepare a cooperation program for a specific number of Rohingyas consistent with the Philippines' capacities. Pati yung mga Rohingya po. The Philippines has long history of extending aid to foreign nationals forced to flee from home country. Nasaid ko na sa inyo itong history natin noong panahon ni Elpidio Quirino, magulo sa Russia, Bolshevik Revolution po. Ayun. May mga Russians na tumakas. Dito po nag-seek ng refuge sa atin, sa ating bansa. Sa Samar po. Kaya may community doon na mga Russians. Yung traces ng mga Russians nandoon. Sa Samar. I-search ninyo sa YouTube. Panahon ni Hitler po, nag-host din tayo ng mga Jews na yung mga European countries po, in other countries in the world, sarado, isinara nila yung kanilang bansa. Takot na takot kay Hitler, pero tayo po, mga kababayan, binuksan natin yung ating bansa. Ganun ang ating history of compassion sa mga tao sa mundo. Kaya tuwang-tuwa yung mga Hudyo. Kaya kaibigan natin, ang mga Hudyo, mga kababayan, tuwang-tuwa. Kasi tayo yung sumaklulo sa kanila. The Vietnamese, ganun din, yung mga boat people. O ngayon, yung mga Afghans. Mga kababayan, nag-request si Baygon. Ayun, naging controversial ngayon. Pero noong 2021 po, wala mang controversy ganito. Walang sinasabi, mga kababayan, sila, those opposing the entry ng mga Afghan refugees, wala mang sinasabing may security threats dito. Wala man tayong narinig kay Maudigs, kasi siya mismo nag-authorize. Siya yung nag-speech doon sa United Nations. Wala din tayong narinig kay Inday noon. Pero ngayon, ang ingay nila, gusto ninyong ipamukha na parang mahina mag-isip yung Marcos administration.
Kung mahina mag-isip, hindi nila no sinisiguro yung kaligtasan ng mga Pilipino, di sana nanahimik na lang sana yung Marcos administration. Hindi na ito pinag-usapan sa Senado. Di ba? Iniyan na lang na tahimik na tinulungan yung mga Afghan refugees tulad ng ginawa ni Maldives. O di, tapos na yung administrasyon po, lumipas na, wala mang controversy sa Afghan refugees, pero ngayon, may controversy. What? Ayan man lang po, mga kababayan, ang gusto kong ipaabot sa inyo para tumigil kayo sa mga pagiging hysterical ninyo. Sumobra kayo sa kwento eh. Relax lang. Ha? Matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta gagawa ng desisyon na ilalagay sa peligro yung ating mga mamamayan, yung ating bansa. Walang ganyang pag-ugali si President Bongbong Marcos. O baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Nengsa Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.